show back! Kumusta naman? Yes! 1:23 ang ating oras. Yan, 1:23 na. Ano bang ginagawa mo sa mga oras na ito? Nagda-dessert ka ba dyan? O kaya naman nakikipag-video call? O kaya naman nagwawalis? O kaya naman ikaw ay nasa biyahe? Sa mga oras na ito, naku, kung nasa biyahe ka, mag-ingat ka. Yarn. But anyways, yes, nagbabalik na naman po ang nag-iisang chicks ng radyo ngayong araw na ito. Today is Wednesday, June 7. Yes, konting-konting tulog na lang, birthday ko na. Yehey! Yehey! Wala lang, ganun talaga, no? Hindi mo na mapipigilan yung kaarawan mo. Darating at darating yan. Tapos yung paglipas ng panahon, alam mo yun, nangyayari at nangyayari talaga siya. Hindi natin mapipigilan ng oras, kaya ang mga bawat panahon ay pakaingatan natin at sulitin natin. Sana maging masaya tayo sa lahat ng oras na dumadaan sa buhay natin. At wala tayong mga regrets, kasi napaka-importante niyan. Yung wala kang pinagsisisihan sa mga pinagagagawa mo, di ba? Ay nako, live na po tayo ngayon on Facebook. Kaya naman, hanapin mo lang Energy FM 106.7. Please like and share kapag nakita mo na yan para masaya. Yes, para masaya tayong lahat. At syempre, para masaya ka din kasi alam ko namang nalulungkot ka dyan mag-isa. Ano bang iniisip mo? Kahapon pa yan ah. Hanggang ngayon, yan pa rin. Alam nyo, nakakaano daw yun na nakakasuffocate. Yung feeling na hindi mo maalis-alis sa isipan mo yung bagay na parang nababother ka. What's bothering you ba? Kailangan masagot mo yan at maayos mo yan. Hindi na pwedeng tumagal yan kasi kapag tumagal yan, yung mga ilang araw, magiging linggo, magiging buwan, baka mamay mapunta yan sa depression. Di ba? Yung lagi mo nang iniisip-isip, hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo. Di ba? Tas bothered ka na to the point na hindi ka nakakain, hindi ka nalalabas, gusto mo sa loob ka na lang ng kwarto, ayaw mo nang may kausap. Nako, delikado yan. So as much as possible, ngayon pa lang, agapan mo na. Kung nakakaramdam ka na ng ganyan sa sarili mo, alagaan mo na ang sarili mo, ingatan mong huwag ka masyadong ma-hurt o masaktan. Ano daw, ma-hurt o masaktan? Di ba isa lang yun? Sabi ko nga eh. Pero eto, para hindi ka masyadong ma-hurt. Nako, para sa mga coffee lovers out there, alam mo kung magkakape ka, dapat healthy yung ikakape mo. Kaya naman, mag MX3 coffee mix ka kasi ito po ay may high source of vitamin C at calcium with antioxidant benefits at cholesterol free din. Ito rin po ay low acid coffee na may low calorie sweetener na tinatawag na sucralose. Ito po ay hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. San ka pa? At para naman makasiguro yung tunay, natural at orihinal na MX3 ang inyong mabibili, siguraduhin lamang na sa mga leading drugstores nationwide kayo bibili. Ayan, for any inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-888-8693. Ayan, tawag-tawag lang dyan, okay? At dahil dyan, ako eto na, ang pinaka-aabangan ng lahat, ang ating kwento ngayong araw na ito. Kaya naman, kung ready ka na, aba, ready na rin akong i-share sa inyo. Medyo ano na naman to, ha? Medyo mapanakit talaga. Alam niyo yon, yung feeling na hindi na natapos-tapos ang mga cheating issues sa buhay natin. Bakit nga kaya? Kailan kaya matatapos, no? Yung wala na lang problema kapag nagkaroon ka ng isang relasyon. No, yung safe lahat, wala kang pinag-aalala, di naman kailangan maging super perfect eh. Pero yung kalmado ka at meron kang peace of mind, napakahalaga niyan. Diba? O ayan. O shout out daw muna sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon sa ating live. Ayan, hello po sa inyong lahat. Ayan, pa-shout out daw sa mga taong, ano to? Naghihimutok sa buhay. Chillan daw kayo, oy! Chill-chill lang, sabi ni Mema, joke lang. O sige. Mami Olet at si Justin Marano. Hello po, kumusta po kayo dyan? At sa mga kakapasok lang dito sa ating live, kumusta po kayong lahat? Mga OFWs din natin. At sa mga nagpi-PM sa akin tungkol sa birthday ko, grabe. Parang kala mo may debut na magaganap. Alam niyo yung preparation, pero maraming salamat ha, kasi nafe-feel ko ang inyong ano, ang inyong pagmamahal. So, super duper thank you. Ganern. O, ito muna, happy birthday daw to my cousin-in-law.
si Architect Adrian Zafranco, sabi ni Ate Patricia. At sa mga taga, ano to, Gumaca, Quezon, sabi naman ni Ate Rose Custodio. Hello po, kumusta po kayo dyan? Mga taga Quezon, hello po. Ayan, sana okay pa kayo dyan. Anyways, o eto na, wag na natin patagalin pa ang ating story for today. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Naranasan mo na bang mabetray ng taong minamahal mo? Yung feeling na lahat ng sasabihin niya, maniniwala ka, pagkakatiwalaan mo siya ng buong buo, kasi mahal mo siya eh. Pero paano kung dumating sa panahon na malaman mo na hindi pala siya totoo sa'yo? May mga bagay ka pa palang hindi alam sa kanya. Ito ang story ni Jade. Hindi niya totoong pangalan. Meron siyang boyfriend for 3 years. And last month, nakipag-break siya. Kasi akala niya, kilalang kilala na niya ang boyfriend niya. Last year, nalaman niya na ang boyfriend pala niya ay married na. At ang asawa ay nasa ibang bansa. Nalaman niya yon dahil pinuntahan siya ng babae sa trabaho niya. Sobra daw siyang hurt na hurt. At para siyang binuhusan ng malamig na tubig nung nalaman niya yon. Hindi siya makapaniwala. Kaso nga lang, nung nalaman niya na may asawa na ang kanyang boyfriend, nung time na yon, di pa niya kayang iwan. Kaya naman, kinontinyo niya ang pakikipagrelasyon kahit alam na niya na kasal ang boyfriend niya. Kaso nga lang, sa paglipas ng panahon, hindi na niya kinaya. Kaya naman nakipag-break siya last month. And neto lang, nagkaroon na naman sila ng communication. Kaya parang naguguluhan na naman siya. Tama nga kaya ang ginawa niyang pag-iwas? Or dapat niyang ilaban ang feelings niya? Let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Hi Ate Kara, I'm Jade. Kakagaling ko lang po sa breakup last month. 3 years na po ang relasyon namin. We were so happy and in love. Kaso, nagbago ang lahat nung last year lang kasi nalaman ko na kasal pala siya. May nag-message sa akin na babae sa Facebook at nung una akala ko prank lang o nang titrip, sabi niya, asawa niya daw ang boyfriend ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, ate. Iyak ako ng iyak at tinatanong ko siya, yung boyfriend ko, paano niya natago sa akin yun? Sabi niya, kasi daw baka iwan ko siya. Hiwalay naman na daw sila pero hindi pa siya annulled. Nasa Amerika ang asawa niya at as a stage lang na magulo ang relasyon. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko. Kaya pala low-key lang ang relasyon namin at hindi siya nagpo-post nang dalawa lang kami pag may date. Madalas siya mag-post na kasama ako pag andun yung friends namin. At never ako nagduda kasi mahal ko siya at may tiwala ako sa kanya. Pero nagsorry siya sa akin, ate, at tinanggap ko siya. Oo, tanga ako sa part na yun kasi di ko talaga siya kayang mawala. So, kahit masakit, ititiisin ko na lang. Until last month. Di ko na kinaya, ate, kasi pinuntahan ako ng asawa niya sa trabaho ko. At sobra akong nanliit. Dumating na siya dito sa Pinas para ayusin daw sila ng mag-asawa. Dahil kasal pa din daw sila.
Sabi naman ng boyfriend ko, huwag ko daw siya iiwan. Pero, iba na ang nararamdaman kong sakit ate. Hindi ako ganito pinalaki ng magulang ko at alam kong mali na itolerate ko to. Kaya, nakipaghiwalay ako sa kanya. Kaso, hanggang ngayon, naiisip ko siya at di ko matanggap na ginawa niya akong kabit. Ngayon po ay nag-reach out siya sa akin. Mag-usap daw kami. Nagsisimula na naman kaming mag-chat at natatakot ako na baka bumigay na naman ako. Tama lang ba na umiwas ako, ate? Naho, mahirap yan! Minsan pa naman talagang nagiging marupok tayo pagdating sa pag-ibig. Diba? Yung feeling na kahit alam mo na yun dapat mong gawin at ito yung dapat na gawin talaga. Pero pagkausap mo na siya, pagkaharap mo na siya, hirap ka na. So basahin muna natin ang mga comments dito sa ating Facebook Live. Punta lang po kayo sa Energy FM 106.7 o kaya naman sa DJ Kara, that's DJ space K-A-R-A. Basahin natin ang inyong comments. Sabi dito, ay mali, walang respeto ang lalaki sa'yo. Let go, panakibutas ka lang sa asawa na nasa abroad. Don't tolerate him, block him, sabi ni Ate Arlene. Block him daw, sabi ni Ate Arlene, para hindi ka na nagiging marupot sa... Marupot? Ano marupot? Marupok sa pagchat-chat nyo. Yun totoo. O sabi dito, do what is right, value yourself and don't settle for less. Oh, grabe yun ha. Sabi yan ni Peter Smeng. Umiwas ka na lang girl, magkakabati na yan. Oh, sabi ni Ate Merly, so ibig sabihin... Baka magkaaway lang yung dalawa or magulo ang relasyon. Ganon. So umiwas ka na daw. Tama lang ang ginawa mo na humiwalay ka. Huwag ka na makapagbalikan kahit magmakaawa pa. Masakit pero tulungan mo ang puso mo na pigilan ka, sabi ni Ate Marites. Sabi naman ni Mami Olet, naku po, ayan na naman ang pagiging syunga mo sa pag-ibig ining. It takes 3 to cha-cha. Ay, grabe, bago yun ha. Akala ko it takes 2 to tango lang. Ngayon, cha-cha na. Huwag pumatol sa may asawa at the end, ikaw ang loser. Stop ang pagiging marupok at pupukpukin na kita. Sabi naman ni Mami Olet, pupukpukin ka na daw niya, girl. Kaya huwag daw matigas ang ulo mo. O, basa pa tayo ng ibang comments dito. Sabi dito, ayan. Nako, tama ka, girl. Umiwas ka na kasi mas kawawa ka sa huli. Kasi hindi ka rin titigilan ng asawa niya hanggat kasal sila. Uy, may point yun ha. Diba? May makikita ka pa naman na mas bagay sa'yo, sabi ni Veron. Tuluyan mo nang iwasan at masasaktan ka lang lalo at kinausap ka na nga pala ng asawa, sabi naman ni Ate Letty. O, tuluyan mo na daw. Tuloy-tuloy mo na yan, girl. From the moment... that you found out that he is married, you should end things right away. Meaning, no communication, nothing. Sa mata ng Diyos at sa batas, kasal pa rin sila. When you end your relationship with him, completely stop everything. Stay away from him before the situation gets even worse. And you'll get in a much bigger problem that you'll have a hard time getting over it. Sabi naman ni Ate Patricia. So, mahihirapan ka lang daw in the long run. Parang ganun, di ba? Stop it! Hindi ka pinalaki ng parents mo para maging kabit. Okay? Sabi yan ni Ate Jonna. Hay nako, ang daming love guru dito pero single. Natawa ko dun. Sabi ni Nino, Ero Milg. Madami talagang love guru. Ay nako, tama yan Jade, you did the right thing. Kasi 3 years is too much. Meron pang tamang tao na naghihintay sa'yo. Wake up until there's time. Sabi ni Ate Mary. Basa naman tayo ng comments dito sa ating isang live sa Facebook, DJ Kara, that's DJ space K-A-R-A. Umiwas ka na lang kasi for sure sa pangalawa or higit pang mga pagkakataon ay masasaktan ka lang. Sabi mo nga, hindi ka ganyan pinalaki ng mga magulang mo, so value yourself. Focus on other things,
that makes you happy, sabi ni Ate Jacqueline. Know your worth, girl. Stay away from that guy. Let go of him, sabi ni Myra. Simple as that. Just let go of him. O ito, masakit to ha. Isipin mo na lang, kung ikaw ang nasa abroad, tapos pagbalik mo, eh may babae na ang asawa mo. Sabi yan ni Ronald, may point. Kumbaga ilagay mo daw yung sarili mo dun sa sitwasyon naman nung asawa. Tama lang ang decision mo, Jade, na iwasan siya. Know your worth, sabi ni Mitch. Well, hi. Alam mo, Jade, ang hirap, no? Bakit natapat ka pa sa taong hindi mo pwedeng mahalin? Or sa taong pinatikim ka lang ng pagmamahal, pero hindi naman talaga mapapasayo? Ang sakit kapag yung taong minamahal mo, eh taken na pala. At ang pinakamasakit sa lahat, yung betrayal. I wonder, bakit hindi niya pinagtapat sa'yo? Kung talagang wala siyang tinatago, at kung talagang hindi siya guilty sa part na hiwalay na sila. Kasi pwedeng kung hiwalay na sila, pwede niya sabihin sa'yo na, alam mo, hiwalay na kami, nasa abroad siya, wala na kami communication, ipaprocess ko na yung annulment, wala na talaga, as in. Baka mas ma-appreciate mo pa eh. Though mali pa rin, diba? Pero baka mas ma-appreciate mo pa kapag nagsasabi ng totoo ang isang tao. Rather than tinago niyo sa'yo for 3 years. Hindi biro yun ah. Kasi ibig sabihin, yung ina-I love you-han mong lalaki, yung niyayakap mong lalaki, yung hinahalikan mong lalaki, yung kasakasama mong lalaki na pinagkakatiwalaan mo, eh hindi mo pala lubos na kilala. And then suddenly, one day malalaman mo na, ay, hindi ko pala siya kilala. Ay, hindi pala siya para sa akin. Hindi pala ako dapat mag-expect na someday ikakasal kami kasi kasal na pala siya. Sobrang sakit nun. Lalo na nung sinabi mo na minessage ka na nung asawa. At pinuntahan ka pa sa trabaho mo. Nakakahiya yun, girl. Hindi mo deserve yun. At sabi mo nga, may values ka. Tinuruan ka ng mga magulang mo kung ano ang tama sa mali. So sana yung mga tinuro nila ikapit mo. Alam ko, mahirap ikapit yon lalo na kapag in love. Kasi nagugulo yung utak natin eh. Nagugulo yung puso natin. Pero kung lalakasan mo yung loob mo, titibayan mo yung dibdib mo, at isa sa puso mo talaga yung mga bilin sa'yo, mas masarap sa pakiramdam gawin ang tama. And you have to know your worth. As a person, hindi mo deserve ng may kahati. Whether existing man yung relasyon nila or hindi, ang point dito, kasal sila at naghahabol yung babae at tinago sa'yo. Bakit kailangan itago? Alam mo, dun pa lang sa part na ano eh, na hindi niya pinupost yung picture niyo together. Off na yun, di ba? Alam ko may mga relasyon naman talaga na low-key lang. Pero sa 3 years na yun, ano yun? Hindi ka man lang niya na-flex? At hindi ka nagduda ha? Bakit? Kasi may tiwala ka eh. Pag mahal mo ang isang tao, maniniwala ka at magtitiwala ka. Pero sabi mo nga, di ba? Nagpo-post lang siya ng pictures kapag may kasamang friends para nga naman hindi halata. Pag kayo lang dalawa, never. Siguro yung mga simpleng ganun, ngayon mo na lang yan marirealize kasi nakokonnect mo na yung dots. Pero syempre dati, hindi mo maiisip yun. Alam mo, Jade, pareho kayong binitray ng asawa niya. Binitray ka niya at binitray din niya yung asawa niya. Magtitiwala ka ba sa taong sinungaling? Maniniwala ka pa ba? Ginawa ka niyang accomplice?
Sabi mo nga, hindi mo naman kasalanan kasi late mo lang natuklasan na may asawa pala siya. But still, nung nalaman mo, tinuloy mo. So, wala pa rin excuse yun. Gumawa ka pa rin ng mali. Tinuloy mo pa rin. Kaya, partly, part ka din ng panluloko sa asawa niya. Kasi dapat, nung moment na sinabi niya sa'yo na oh, nung nalaman mo na may asawa na siya, tinigil mo na eh, kaso hindi eh. Tinuloy mo pa rin, so from there, alam mo na ang ginagawa mo. Ikaw na mismo ang nag-decide na gagawa ka ng mali. Pero ngayon, sabi mo nga, hiniwalayan mo na siya. So, very good ka dyan, girl. Tama ang ginawa mo. Kaso nga lang ngayon, naguguluhan ka na. Girl, huwag kang maguluhan. Naka-step back ka na eh. Ituloy-tuloy mo na. Huwag ka nang lumingon pa. Alam mo yung feeling na dumaan ka sa isang kalsadang sobrang gulo, may nag-aaway, may nagbabatuhan. Nakalabas ka na dun eh. Bakit babalik ka pa? Bakit lilingon ka pa? Alam mong hindi para sa'yo yung daan na yun kasi may ibang nagmamay-ari nung daan na yun. At masalimuot yung daan na yun. So huwag ka nang lumingon at mag-continue ka na sa buhay mo. Do the right thing. Ang sakit ng maloko ka, no? Ang sakit mabetray ka. Betrayal doesn't only break your heart, but also darkens your soul. At alam nyo, di ba sabi nga nila, the saddest thing about betrayal is that it never comes from enemies. It comes from friends and loved ones. Sincerely,